Hello guys! Annyeonghaseyo! Kumusta po kayong lahat? So, in this video po, sasagutin ko lamang po yung mga questions na madalas tinatanong sa akin way back nung nasa South Korea pa ako. Okay, kasi kanina, nag-scroll kasi ako sa YouTube, sa channel ko, and then pumili ako ng mga tanong na napapansin kong madalas tinatanong sa akin. Okay, so without any further ado, simulan na po natin. Si Chakap sila! Okay, so first question is from Ma'am Mirasol Dilinila. Okay, so 2 weeks ago na po. Okay, so sir, kakagraduate ko lang. Tips naman kung ano ba yung first na pupusan ko para sa upcoming exam. So talking about kung ano ba yung dapat ninyong pagpupusan kapag kayo ay mag-take ng EPS topic exam, so my recommendation po is the book 1 at saka yung book 2. Okay, kasi yan po yung naka-design na para sa mga mag-take ng EPS topic. Yan po yung binigay ng HRD Korea. No? Pinublish para dyan po tayo mag-focus. No, kumbaga, yan po yung parang Bible ng mga EPS workers. And if ever matapos mo yung book 1 and book 2, the next thing na pwede mong gamitin is yung 960 questions ng POA reviewer. No? Reading at saka listening. So magkaiba po yung 960 na reading at saka 960 na listening. So maganda po kasi yun eh. Yung mga natutunan mo sa book 1 at saka book 2, maa-apply mo doon sa 960. So kumbaga yung 960 questions, puro na lang yung questions, no? Mga model questions ng EPS topic. So pwede kang magkapag-practice doon bago ka mag-take ng exam. And after that, if may time ka pa, so I suggest you have to take mock test, no? Marami naman pong mga YouTube channel na may mga free mock test. So, pwede po kayong mag-take doon. Okay, so again, to answer this question, saan ba dapat mag-focus? Book 1 at saka book 2. Yan po yung pinaka-foundation ng EPS topic. Okay, so next question from Sir Jesus Barrientos. So, 2 months ago na pala ito. No? So, baka pumasa na ito sa exam. Sir, balitaan niyo naman po ako. Congratulate ko lang po kung pumasa na kayo sa exam. So yung tanong niya, sir, saan na po yung complete mula 1 to 960 po? Kasi guys, may video series ako sa channel ko na kung saan tinidiscuss ko po doon yung content ng 960 questions reading part from 1 until 960. And as of now, nasa 306 pa lamang po ako. No? So plano ko po kasi talagang tapusin yan by next year, no? 2023. Sinimulan ko po yan way back nung nasa South Korea pa ako. So medyo natagalan po guys. So, sobrang busy, no? So ngayon lamang po ako nagkaroon muli ng time para may patuloy ko yung series. And minsan, sa sobrang busy talaga, hindi ko talaga siya nagagawa ng consistent. Pero that's my, kumbaga, long-term goal. Especially doon para sa mga nagsiself-study. Next question is from Sir Brian Yao. Okay. So, sir, marami ba lumalabas na question na same content ng Easily Go to Korea? So, Easily Go to Korea, para doon sa mga hindi pa nakakalam, yan po ay YouTube channel na kung saan pwede kang mag-take ng mga mock test for free. Okay, may sets of mock test po sila, both reading and listening. Okay, so yung tanong niya, may mga talagang similar ba na lumalabas sa actual exam na galing doon? So, to answer that question, sir, based on my personal experience, kasi nag-take din po ako ng CPT last August 2022, this year lang. Okay, may mga lumalabas po na galing sa Easily Go to Korea na topics na lumabas sa actual, pero hindi po talaga copy-paste kung ano man yung nakasulat doon sa Easily Go to Korea ay ika-copy-paste lang ng HRD. So, hindi po, iniiba-iba po nila yung context. Based rin sa mga students ko, kasi yan yung ginagamit namin na mock test sa aming review. So, based sa kanila, may iba sa kanila na naka-encounter na may lumabas same question galing sa Easily Go to Korea. Pero I suggest pa rin po, sir, na pagpatuloy nyo po yung pag-take ng mock test ninyo using the Easily Go to Korea YouTube channel. Now, kasi it is more difficult than the actual examination. So, pag naipasa mo halos lahat yung mga mock test doon, halimbawa, mataas yung score mo, 25 and up, pataas. So, pag consistent yung ganun yung score mo, so malaki yung chance na papasa ka sa exam na lalagpas ka talaga sa passing score.
And then last question na po, no? Kasi running out of time. So from May Joyce Agrales. So sabi niya, or tanong niya, "Sir, tanong ko lang, anong preparation yung ginawa ninyo para may pasa exam?" Ito po yung talagang ano guys, madalas tinatanong sa akin way back nung hindi pa ako nakapunta ng Korea, nung nasa Korea na ako.